Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lau Ai. Taong 1969. Sara, Iloilo. Ilang taon na ang nakalipas magmula noong nasangkot ang kanyang angkan sa pakikipagbaka laban sa mga nilalang na nasa kaliwa. Kahit bata pa siya noong mga panahong yon, hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng mga tsuhi niyang dinadala sa tahanan nila tuwing sumasapit ang umaga. Yung ilan sa mga ito, halos hindi na makilala dahil sa estado ng mga sugat nila para silang nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Sa kanilang pinagmulang probinsya noon, halos may nangyayaring digmaang hindi alam ng mga pangkaraniwang tao. Ayon sa kanya, na tuwing sumasapit noon ng alas 5 ng hapon, sarado na ang lahat ng pinto at bintana ng bahay nila. Nakabantay na rin sa labas ang mga magulang niya na parabang may hinihintay itong kaaway. Dahil sa nakatira sila noon sa isang liblib na lugar, kaya na may kokonting tao lang ang nakakasilay ng mga ganoong pangyayari tuwing kumakagat ang dilim. Yung iba, kinukutsa silang nasisiraan ng bait, pero sa oras na nasisilayan nila ang mga aswang na kalaban ng pamilya ni Lau Ai, doon na unti-unting nagbabago ang lahat. Isipin ninyo, 5 taon nilang kinalaban ang mga nilalang na yan, kung saan marami ang nagbuwis ng buhay sa kanilang angkan. Pasalamat na lang sila gawa ng may mga albularyo sa iba't ibang sitio ang pumunta para tumulong sa kanila. Dahil sa mga ito, nagkaroon sila ng pag-asa na makaligtas sa mga nilalang na yon. Hindi naglaon nang bahagyang maantala ang kanilang pakikipagbaka, nagdesisyon ang tatay niya na papuntahin siya sa Sara. Bilang lang ng mga daliri ang nakakaalam ng kanyang rason sa pagpunta, gawa ng mariin itong isinikreto ng tatay niya. Lingid sa kaalaman ng kanilang pamilya, may kakayahan itong si Lau Ai na makasilay ng hinaharap. Hindi sa mundong pinapangarap ng tao, bagkus ay sa mundo ng hiwaga. Sa kanyang abilidad, nakikita niya ang bawat lugar kung saan uusbong ang malalakas na mutya. May kakayahan din siyang masilayan ang magiging bagong pinuno ng kanilang kaaway na siya namang itinuturing ng kanyang ama bilang banta sa angkan nila. Labis kasi yung nababahala noon na baka may makatunog sa ganoong abilidad ni Lau Ai. Ayaw naman niya itong sanayin mula sa pamumuno ng kanyang mga kapatid dahil may posibilidad na pagdudahan ng iba ang kanilang ginagawa. Dahil sa may kaibigan ito sa Sara, nagdesisyon yung papuntahin siya sa lugar na yon. Tiwala naman doon ang kanilang padre de pamilya sa kadahilan ng matagal na panahon din ang naging pagsasama nila. Pagdating naman niya sa lugar, agad naman niyang hinanap ang isang matandang lalaki na nagngangalang Crisostomo. Wala siyang ideya kung sino ang taong yon, pero pagtanong niya sa baryong pinuntahan niya, lahat ng taga roon kilala ang matanda. Dahil dito, madali niyang nahanap ang mismong lokasyon nito. Pagsilay naman niya sa matanda, halos hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng yung mukha nito, parang pinagbiyak na bunga ng kanyang ama. Sa puntong yon, walang pag-aalangan naman niya itong tinanong ukol sa kaugnayan nito sa kanyang ama. Nang marinig naman ni Tandang Crisostomo ang sinabi niya, tumawa lang naman ito habang iniimbitahan siya papasok ng bahay. Pagkarinig naman ni Lau Ai sa sinabi ng matanda, mahinahon lang naman siya doong sumunod.
Nang makapasok na sila sa loob, agad naman siya nitong inabutan ng isang tasang kape habang kampanting nagwiwikas sa kanya nang, "Ikaw pala yan ang apo ko. Kamusta na ang tatay mo, iho? Matagal na kaming hindi nagkikita. Mabuti naman at naisipan mo ritong bumisita. Siguradong sigurado ako na may kailangan niyang ama mo." Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, tuluyan na nga niyang nakumpirma na ama yon ng tatay niya. Dahil dito, agad naman siyang nagmano pagpapakita ng kanyang respeto. Matapos nun, mahinahon naman siyang sumagot sa lolo niya nang, "Wala ho kong ideya kung ano ang kalagayan ni itay. Basta ang sabi niya ho sa akin, ibigay ko ito sa inyo sa oras na makita ko kayo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-abot naman niya ng isang liham na may selyo ng tatay niya. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman niya yung kinuha habang tahimik yung binubuklat. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman itong sinunog ang liham sabay silay sa kanya. Matapos nun, doon na sila nagsimulang mag-usap ukol sa nais mangyari ng tatay niya. Ayon kay Tandang Crisostomo, pinapunta siya nito sa Sara para magsanay at itago. Malakas kasi ang kutob nito na matutunugan ng kanilang mga kalaban ang tungkol sa abilidad niya. Dagdag pa ng matanda na, ilang buwan lang ang ibinigay nitong palugit sa kanya para matuto. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa liham ng kanyang ama, agad naman siya nitong isinama sa silid ng bahay nito na matagal na panahon ng bakante. "Ito ang dating kwarto ng tatay mo tuwing bumibisita siya rito. Wala diyang natutulog, kaya ibibigay ko na muna yan sa'yo. Marami rin akong trabaho rito, kaya gabi lang tayo makapagsasanay. Kung gusto mong matuto ng maaga, tumulong ka sa lahat ng gawain. Mas madali nating matatapos, mas matagal kitang masasanay. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna." Wika ng lolo niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niyang inilagay doon ang kanyang mga gamit para tumulong sa mga gawaing bahay. Lumipas ang araw na yon, naging maayos naman ang lahat para kay Lauay. Nalaman niya ring nag-iisa lang yon sa buhay, kaya naman kahit papaano naging komportable naman siyang manatili kasama ito. Habang tumatagal, mas lalo niyang nauunawaan ang mga gawaing pinagkakaabalahan ng matanda. Sa umaga, nagtatanim sila sa likod ng bahay nito. Tapos sa hapon naman, pumapanhik sila sa mga sakan para mag-ani ng saging at kamote. Bago rin sumapit ang gabi, tumutungo silang dalawa sa sentro para bumili ng mga pansahog sa kanilang mga uulamin. Sa loob ng halos isang buwan, ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi naglaon, napansin na lamang niya na komportable na siya nakasama ang lolo niya. Unti-unti na rin niyang nakalimutan ang iniwan niyang pamilya dahil sa dami ng trabaho nila. Isang hapon, matapos naman nilang magsaka, agad naman silang naglakad patungo sa sentro. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang trabaho. Napakasaya pa nila noon hanggang sa may napansin na lamang itong silaw ay na isang lalaking nakasalubong nila. Agad nitong nakuha ang kanyang pansin sa kadahilanang nasisiguro niya
kilala niya ang taong yun. Alam niyang hindi ito nakatira sa Sarah dahil base sa kasuotan nito, nasisiguro niyang hindi yun ginagamit sa lugar nila. Matapos naman niya itong mapansin, agad naman doong sumunod ang kanyang paningin. Nang masipat naman ni Tandang Krisostomo ang kanyang ginawa, tinapik naman ito ang kanyang balikat habang nagwiwika sa kanya nang, "Bakit? Kilala mo ba ang taong yon? Matagal ko na yung napansin dito. Mag-iilang linggo na yung pabalik-balik sa bahay natin." "Sige lang. Kung tayo talaga ang pakay niya, malaya siyang gawin ang plano niya. Tingnan natin kung sino ang iiyak sa bandang huli." Pagkalahad naman ng lolo niya sa mga katagang yon, dali-dali naman silang naglakad papalayo. Bagaman napansin nilang lumingon pa ang lalaki, mas pinili nilang wag na yung pansinin. Sa pagsapit naman ng gabi, ganun pa rin naman ang ganap sa bahay nila. Tamang kwentuhan lang sa labas, tapos pagkaalas 8, papasok na para matulog. Habang nagpapahinga na siya, may mga kakaiba siyang pangitain na may kaugnayan sa lalaking nakasalubong nila. Hindi niya mawari kung sino ito pero base sa kanyang mga nakikita, yon ang susunod na pinuno nung lahi ng mga aswang nakalaban nila. Ang pinag-ugatan ng lahat ng yon ay dahil sa nakita nitong korona na nagbigay dito ng kapangyarihan upang makakontrol ng mga demonyong nagmula pa sa kailaliman ng impyerno. Kalakip ng mga pangitain yon ay ang pagsilay niya sa bangkay ng mga magulang niya. Nakita niya ring alipin ito ang Lolo Krisostomo niya na sa kanyang panaginip halos hindi na niya mawari ang mga nakakagimbal na pinagdaanan nito. Matapos naman niya itong masilayan, bigla naman siyang nagising. Nanginginig na noon ang kanyang buong katawan sa kadahilan ng hindi niya maisip kung papaano ba ito nagkatotoo. Dahil dito, agad naman siyang lumabas ng silid para kausapin ang kanyang lolo. Kahit alam niyang nagpapahinga na si Tandang Krisostomo, nagpumilit pa rin siyang yon ay gisingin, gawa ng limitado lang ang maaalala niya sa mga pangitaing yon sa oras na maabutan ito ng susunod na araw. Ayon kay Lauay, na dahil sa ganoong epekto, marami siyang pangitaing nakakaligtaan. Kadalasan kasi, wala siyang kaibigan o kadugong na pagsasabihan ito sa oras na pumasok yon sa kanyang isipan. Pagising naman ng matanda, agad naman yung lumabas, bit-bit ang isang maliit na gasera. Upang makapag-usap sila ng maayos, pumunta sila noon sa kusina. Pagdating naman nila doon, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang lahat ng kanyang naging pangitain. Nang marinig naman ito ni Tandang Krisostomo, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pagkabahala. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang napatahimik nang may mapansin silang naglalakad sa kalsadang malapit lang sa bahay nito. Kaya nila yun napansin ay dahil sa purong graba at buhangin yung daan. Siyempre, madali nilang matutunugan ng isang taong naglalakad dahil sa pagtunog ng mga ito. Pagsilip naman ni Tandang Krisostomo sa labas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung lalaking tinutukoy ni Lauay. Bagaman nasa anyuyo ng isang tao, hindi niya maipagkakaila ang mga namumula nitong mga mata, senyales na hindi yon pangkaraniwan. Pagdating naman ng lalaki sa ibayong bahagi ng kalsada na nasa harap lang ng bahay nung matanda, kitang-kita nila ang pagbuka ng bibig nito
na parabang may mga usal itong ibinibigkas. Matapos nun, itinaas nito ang kaliwa nitong kamay, dahilan para manakit ang dibdib ni Tandang Krisostomo. Sa puntong yon, abot langit naman ang pag-aalala ni Lauay para sa kanyang lolo, kaya kahit wala siyang kaide-ideya sa nangyayari rito, pinilit niya itong tulungan. Akmang dadalihin niya na yon patungo sa silid, bigla naman siyang pinigilan ng matanda, sabay wika sa kanya nang, "Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Ganito talaga ang nangyayari sa akin kapag nakakahigop ako ng masamang enerhiya." Malakas ang binatilyong yan, pero batid kong hindi niya ako kaya. Siguro matatalo niya lang ako kung makukuha niya ang koronang yon. Hindi yon madali, sapagkat dugo ng 50 katao ang kailangang ialay para maiahon yon mula sa selyo nito. Mukhang kailangan na talaga nating kumilos, apo. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Krisostomo, napansin naman nila ang tila bang pagbalik sa katahimikan ng buong paligid. Pagsilip naman niya sa siwang ng bahay, nasipat niyang wala na roon ang lalaki. Kinabukasan pagising naman nila, agad naman silang nagsagawa ng plano kung papaano yon mahuhuli. Kahit medalyon pa lamang ng San Benito ang kanyang pagmamay-ari, nagpumili talaga siya noong tumulong sa takot na baka may mangyari sa matanda sa oras na pinabayaan niya ito. Habang hinahanap nila noon ang lalaki, pasimple namang humingi ng tulong si Tandang Krisostomo sa mga kaibigan nitong albularyo. Sa 5 albularyong nilapitan nila, lahat yon sumunod sa nais nitong mangyari. Bawat isa sa mga ito, may utang na loob sa matanda, kaya hinding-hindi nila yon kayang pahindian. Matapos nun, doon na nagsimula ang kanilang paghahanap sa nilalang. 3 araw pa ang lumipas, pakiramdam nila, iniiwasan sila nito. Magmula kasi noong humingi ng tulong si Tandang Krisostomo, ultimo anino nito, hindi na nila nakita sa baryo. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo naman silang nahirapan sa paghahanap. Akala ng nilalang maiisahan nito ang lolo ni Lauay, pero nagkamali siya. Lingid sa kanyang kaalaman, marami itong koneksyon sa halos kabuuan ng lugar na malapit sa kanila. Hindi naglaon, unti-unti na ring nagbunga ang kanilang paghahanap nang may magbigay sa kanila ng ulat ukol sa isang lalaking baguhan sa kanilang lugar. Pasok ito sa deskripsyon ni Lauay, kaya na may agad na pinatawag ng lolo niya yung mga kaibigan nitong albularyo. Sa abot ng kanilang makakaya, isinikreto nito ang tungkol sa kanilang plano hanggang sa natuntunan nila ang lugar na pinagtitirhan nito. Kaya pala nila yon hindi makita-kita ay dahil sa nanunuluyan yon sa isang pamilya ng magsasaka na halos ilang kilometro ang layo sa sentro ng baryo. Wala rin yung kapitbahay sa lugar, kaya yung pagkatunto nila rito, tsamba lang talaga. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, paisa-isa naman silang umalis sa baryo. Pinili nila noong umakto ng ganon, nang sa gayoy walang makapansin sa kanilang pag-alis. Yung mga kaibigan ng lolo niya, nagdahilan sa mga kakilala nitong may gagamutin sa baryo, habang ang iba naman, nagpaalam na gagapas. Sila Lauay naman, may pupuntahang albularyo para magpakonsulta sa lolo niyang kunwaring may sakit. Dahil sa ginawa nila, nakaalis naman sila nang wala ng ano pamang katanungan sa kanilang mga kakilala. Para sa kanila, maituturing nila yung tagumpay
gawa ng may mga kababaryo sila noong pinaghihinalaan ni Tandang Krisostomo na natamna ng insekto sa katawan. Hindi siya sigurado kung kanino ang aral na yon, pero naniniwala siyang may kaugnayan nito sa mga tagapagmasidnong lalaki. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalabas ng Sara. Pagdating naman nila sa lugar na kanilang napag-usapan, bumungad sa kanila ang mga albularyong tutulong para madakip ang nilalang na yon. Pagsilay naman ito sa kanila, nagmamadali naman yung lumapit, bit-bit ang mga dala nitong gamit. Bale, mabilis lang naman sila doong nagpahinga at nag-usap, at matapos nilang gawin ang bagay na yon, sinimula na nila ang kanilang paglalakbay. Upang makaiwas sa anumang aberya, iniwasan nilang dumaan sa mga kalsadang nagdudugtong patungo sa iba't ibang lugar. Pinili nila noong dumaan sa masusukal na kakahuyan para naman kahit papaano, limitado lang ang makakita sa kanilang grupo. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, nabanggit ng mga kasama nilang albularyo na aabutan sila ng gabi bago nila marating ang lugar nung lalaki. Dagdag pa nito na, hindi rin malabong may makasalubong silang mga nilalang, kaya habang maaga pa, kinakailangan na nilang maghanda. Nang marinig naman ito ni Tandang Krisostomo, agad naman yung sumagot sa kaibigan nito nang, "Hayaan nyo lang ang mga yan. Kung pwedeng iwasan, iwasan natin sila. Sa ngayon, bigyan muna natin ng importansya ang pagkamatay ng lalaking yon. Batid kong hindi nagmimintis ang mga pangitain nitong apo ko, kaya sa abot ng ating makakaya, kailangan natin yung sundan." Matapos naman itong makapagsalita, minabuti naman nilang magpatuloy lang sa kanilang paglalakad. Sa pagsapit naman ng gabi, nang medyo malapit na sila sa lugar ng lalaki, doon na unti-unting nagbago ang mga nasisipat nila sa buong paligid. Ang una nila noong naramdaman ay yung pagbabago ng presensya na sinabayan naman ng mga kakaibang amoy na hindi nila mawari kung saan nagmula. Isipin ninyo, nasa kagubatan sila noon pero nakakaamoy sila ng mga gamot tapos ng mga pagkaing niluluto. May mga naririnig din silang nag-uusap-usap kahit wala naman silang nakikita. Pagsilay naman nila noon sa palayan, agad namang bumungad sa kanila ang isang malaking siga na nasa kabilang ibayo nito. Nagngangalit ang apoy ng sigang yon na halos kasing taas na yon ng isang puno. Matapos naman nila itong masilayan, dali-dali naman nilang tinahak ang daan. Sa puntong yon, iisang bagay lang ang naisip ni Tandang Krisostomo at yon ay walang iba kundi ang paglikha nung nilalang ng ritual na babasag sa selyo ng korona. Kalahating oras pa ang lumipas, kasalukuyan na silang nakakubli, ilang metro ang layo sa bahay na yon. Sa kanilang pagmamasid, nasipat naman nila ang lalaki na nakatayo sa gilid ng isang malaking uka kung saan sa ilalim nito walang patid na dumadaloy ang napakakapal na likidong apoy. Maya-maya pa, nang akmang susuguri na nila ang lalaki, bahagya naman silang naantala nang masipat nila ang lima nitong kasama na biglang lumabas ng kubo. Bit-bit nito ang tatlong musmus na bata na patuloy na nagpupumiglas para makawala. Pagdating naman ng mga ito sa gilid ng uka, bigla naman itong inihulog sa ukang yon ang batang nagmamakaawa. Paglamo naman dito ng likidong apoy, bigla namang sumingaw ang napakalaking usok sa katawan nito, dahilan para mabalot muna nito pansamantala ang buong paligid. Paglanghap naman nilaw ay sa usok na yon,
Halos mapausog naman ang kanyang sikmura dahil sa kakaibang amoy nitong dinadala. Gayunpaman, sa kabila ng naranasan niya, pinilit niya pa rin tataga ng kanyang sarili. Maya-maya pa, pagsilay naman ni Tandang Crisostomo na kumuha pa ng apat na bata ang mga nilalang na yon, hindi na sila nagdalawang isip na sumugod. Bitbit ang kanilang mga sundang, buong puwersa naman nila yung sinalakay, dahilan para maalarma ang mga ito. Pagsilay naman nilaw ay sa ginawa ng kanyang lolo, hindi na rin siya nagdalawang isip na sumama. Akala nila yun lang ang makakalaban nila pero di pa man sila nakakalapit sa mga ito. Tumambad sa kanila ang halos hindi mabilang na mga sigbin na nagtatago lang pala sa labas ng bakuran ng kubo. Pagsunggab naman ng mga nilalang na yan, walang habas naman nila itong pinagpapapatay. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin napapangibabawan ng mga nilalang ang kanilang bilang. Dahil sa pangyayari, nag-isip ng panibagong paraan itong si Tandang Crisostomo. Nakita niya kasi noon ang lalaking patuloy pa rin sa ginagawa nito, na parabang ilang alay na lamang ang kanilang kinakailangan para mapaahon sa likidong apoy ang koronang kayang kumontrol ng Diablo. Nang marinig naman ng mga albularyo ang utos nito, buong puwersa naman silang nagkaisa para gumawa ng daan sa matanda. Halos wala na rin silang pakialam kung magtamo sila ng malubhang pinsala basta ang nais nila noong mangyari, maisakatuparan ang hangarin ng kanilang kaibigan. Pagsilay naman ni Tandang Crisostomo sa daang nilikha nito, mabilis naman niya itong tinahak. Kahit marami pang mga sigbin ang humaharang sa kanya noon, hindi niya na yun pinansin hanggang sa makarating na nga siya sa mismong ukang kinaroroonan ng lalaki. Pagsilay naman ito sa matanda, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika dito nang. Mabuti't ikaw na mismo nagpresentang pumunta rito. Kahit anong gawin mo, Crisostomo, magaganap at magaganap ang nakatadhana. Hinding-hindi mo ito mapipigilan. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng nilalang, napangisi lang naman ito habang sumasagot dito nang. Ang alin, ang pag-alipin mo sa akin at ang pagpatay mo sa pamilya nilalaway? Pasensya ka na dahil nabasag ko na ang tadhanang yan. Yung mga sinabi mo, sabihin mo yan sa sarili mo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagdukot nito ng isang garapon na siya namang mabilis nitong inihulog sa likidong apoy. Pagsingaw naman ang nilalaman nito, laking gulat ng lalaki nang masipat niyang unti-unting nawawala yung apoy na pinaghirapan niyang gawin. Dala ng kanyang pangamba, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kasama para dalhin yung alay nila. Subalit, bago pa man makalapit ang mga ito, matapang naman yung kinaharap ng mga albularyo. Sa kanilang pagbubuno, napansin naman ang kalaban ni Tandang Crisostomo ang tila bang hindi paggamit ng mga kasama nito ng pisikal na lakas. Imbis na makipaglaban ng harapan, purong mga lihim na karunungan lang ang kanilang pinapakawalan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang panghihina ng kanyang mga kasama. Hindi naglaon nang magkaroon na ng pagkakataon ng mga albularyo, buong puwersa naman nila itong sinunggaban hanggang sa mamatay na ang mga ito. Matapos naman nila yung mapugutan ng ulo, agad naman nilang isinama papalayo yung mga batang halos hindi na makalakad dahil sa tindi ng pinsalang inabot nila sa mga nilalang. Ilang metro ang distansya nila sa kubo, mariin naman nilang inutusan si Lauay
nabantayan ang mga biktima. Pagkalahad naman nila ng mga bagay na yon, dali-dali naman silang bumalik sa kinaroroonan ni Tandang Krisostomo para magbigay doon ng tulong. Dalawang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pagbubuno. Habang tumatagal, unti-unti na ring nababawasan ang puwersa ng mga nilalang hanggang sa kalaunay yung lalaki na lamang ang natira. Sinubukan pa nitong makipaglaban sa kanila pero kagaya ng inaasahan, wala na itong naging panama. Sa bilang pa lang ng kanyang mga kalaban, alam na niyang wala na siyang tsansang manalo. Hindi naglaon. Nang masukol na nila ang lalaking yon, agad naman itong sinakmal ni Tandang Krisostomo sa leeg, sabay balibag nito, patungo sa ukang nilikha nito para sa ritual. Paglamo naman doon ng likidong apoy, tanging pagtaas na lamang ng kaliwang kamay nito ang nakaya nitong gawin. Paglubog naman ang nilalang na yon, mas lumakas ng lumakas ang simoy ng hangin sa uka, kasabay ng paghigop nito sa mga lupang nakatambak sa paligid, dahilan para tuluyan na yung matakpan. Ayon kay Lauay, na sa sobrang bilis ng mga pangyayari, inakala niyang parang hindi man lang umiral ang ukang may kumukulong apoy sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, ang tanging naiwang bakas ng mga nangyari sa lugar ay yung iilang bangkay ng mga sigbin at aswang. Kagaya ng nakagawian, inilibing yon nila Tandang Krisostomo, kalakip ang panalangin magbibigay ng kapayapaan sa mga kaluluwa nito. Matapos ang pangyayaring yon, nagkaroon ng selebrasyon sa bahay ng matanda. Ilang taon pa ang lumipas, unti-unti na ring nasupil ng kanilang pamilya ang angka ng mga aswang. Bago pa man matapos ang ika-isang dekada ng kanilang pakikipaglaban, tuluyan na nga nilang nalipol ang mismong lahi ng mga ito. Sa pagbalik ng kapayapaan sa kanilang lugar, abot langit naman ang pasasalamat ni Lauay dahil sa sakripisyong ginawa ng lolo niya na si Tandang Krisostomo at ang tahimik na digmaan sa Sara, Iloilo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sayang lang, no? Alam nyo, ina-expect ko rito na si Lauay, sasanayin lang siya ni Tandang Krisostomo tapos ipapadala siya kaagad ng lolo niya sa tatay niya para tumulong dun. Pero hindi yun yung nangyari. Kasi iba yung napanaginipan ni Lauay. Iba yung nakita niya sa vision niya. Diba? Parang dun din sa mismong lugar na yon, kung nasan sila ng lolo niya, nandoon yung susunod na pinuno ng angka na makakalaban nila. Pero nakakatakot yung magiging susunod na pinuno. Kasi parang marami itong alam, bata pa, tapos parang kaya nitong kumontrol ng Diablo eh, kung magagawa nila yung ritual. Eh buti na lang napigilan ka agad nung maglolo. Diba? Parang nangyari lang. Si Lauay pumunta lang sa lolo niya eh, tapos yun na, ginamit lang siya ng lolo niya para makita yung future. Tapos nung nalaman na ng lolo niya, binasag kaagad yun ng lolo niya para nga naman di na magtagumpay yung kalaban nila. Diba? Ang ganda sana nito, no? Kung buong pamilya nila Lauay nakipaggera dun sa susunod na pinuno. Kaso hindi eh. Ibang-iba yung talino nito ni Tandang Krisostomo eh. Parang meron pa nga itong mga tinatagong kakayahan na hindi na lang nabanggit sa kwento, di ba? Pero yun nga, overall, napakaganda ng kwento na to. Kahit nakaramdam ako ng konting bitin, okay na ako ron. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.